Hi guys! Welcome back to my second video. So this is the continuation of the first video that I made. Continuation lang siya ng meet and greet with my exotic buddies. So nag-hi siya sa gilid. So before I start, shoutout nga pala sa Tarantulas and Exotic Pet Philippines. Hi Admin Efren and the members and the other admins. As well as sa idol ko, sa Exotic TV, and yeah, and of course no other than Schizopelma. So sa mga beloved subscribers, thank you so much for subscribing, and meron akong dalawang subscribers dyan na nagre-request for shout out. So I see the people, hello, and P. Jerome Sandoval. So ito na yung continuation ng second, ng first video ko. So, this will be my second! So, welcome to Kingdom Animalia. So, this will be the first three pets that I will be introducing. Bali, zoom ko muna dito sa isa, ha. Ito, male to. Wait lang, ha. So, this is what you call, what do you call that? Pterinoculus morinus. Ito, male kasi to. Tapos, meron kasi na, meron din akong female nito. So, by the way, galing siya sa old world. So, alam niyo naman, pag old world, parang super defensive ang ano nila, ang nature nila. Sobrang basta kahit di mo pinoprovoke, mapoprovoke sila, parang ganun. Tapos tawag dito, ang tawag din dito, orange baboon tarantula or OBT. Meron din silang tinatawag na ano, na another term, which is Mombasa golden starburst tarantula. So guys, medyo ano kasi to, medyo shy type siya. Tapos meron din part, meron din silang ugali na pa-shy type. Tapos meron din silang ugali na mabilis talaga sila and mailap. So, I have three actually. Tingnan mo, hindi mo siya makikita. Pero meron akong female, ito sa pinakadulo. Tinaray ko na siyang palabasin kanina, medyo sumilip lang siya. Tapos pumasok ulit. Medyo shy type sila. So, this one is the Fossiliteria Tigrina wasselli, popularly known as tiger ornamental tarantula. Kasi nga, as you can see, yung mga legs niya and pati dun sa abdomen, parang tiger ang itsura. Actually, maganda din talaga siya. So, ayun, arboreal din siya. And, by the way, they are pretty fast and extremely defensive. Pero, they can be really shy naman. Katulad niyan, medyo hindi siya gumagalaw. Pero kanina habang hindi ko siya binibidyo, gumagalaw-galaw din naman siya. So, ayan, maganda din yan. And, mabait siya. And, this is my favorite! Mga Brachypelma. So, etong tinatawag na Brachypelma Smithy Tarantula. Also known as Mexican red meat din. Red meat tarantula. By the way, as you can see, yung sanis niya, bato red or orange. Pero this is cool kasi this is friendly tarantula. And for beginners, very swak siya sa akin. Kasi nga, ano, beginners pa lang ako, di ba? Oh, ang sweet pa niyan, guys. Unlike dun sa mga pinakita ko sa mga unang videos, medyo mabibilis yung mga yun. Ito, very sweet lang, very very mahinhin, ganyan. Tapos tingnan mo, oh, di man lang siya nagre-reklamo, binibilihan ko siya. So, ayan. Oh la la! This one is another Brachypelma din. Pero, this one is what we called Brachypelma Emilia. Next! So, ito rin yung tinatawag doon, the Mexican red leg. Leg siya, ha? Red tarantula. Yung kanina, red knee naman.
So they're different. Pero pareho silang gorgeous, di ba? Tsaka very, ano din to, very sweet din siya, just like what I've said. Slow moving siya. Ayan. Wait lang ah. Hanapin ko siya ng ibang ano. Ayan, slow moving siya. And very sweet. As you can see, ano siya, yung color niya is the combination of glossy black highlighted with the, look at the legs, very nice din, diba? So, that is the Brachythelma Emilia. Alright, so next in line is the Gramostola porteri, so also known as common rose hair. Ayun nga, nag-originated siya sa Chile. And baby pa siya, pero it can be big as like really big. So ayun nga, laid back siyang tarantula. So medyo ganyan lang siya. Nakita niyo yung abdomen niya, medyo malahay na. So baka one of these days mag-molt siya. So ayun na nga. Next one. So these three little spideys is what we called Chaco. Chaco, golden knee tarantula. And they're originally from Mexico. Tapos alam nyo ba yung, they can be big, they can really be big, like 8 to 10 inches in length. Ano din sila, base dun sa research ko, burrowers din sila. Tas very slow moving lang, kaya okay na okay din for beginners. Ayan siya oh. Kanina nung di ko siya binivideo, gusto na lang lumabas eh. Ayan. So ayun. Okay. Next in line is the Nandu Chromatus. Yan, so yung common names niya is Brazilian Red White or White Striped Bird Eater. Wait lang ah, focus ko siya. So ayun siya. Lapit ko pa. Ayan. So yung category nito, it's New World Tarantula. And yun lang, mild lang siya, and yung type niya actually is terrestrial bird spider. So opportunistic burrower din siya. Sorry, nagre-reflect yung damit ko, OMG. Pero nakita niyo naman siya, 'di ba? Wait lang. Ganda. Okay guys, this one is another one, which is Fossiliteria metallica matured male. Actually, pinakita ko sa inyo last time is adult. So, hindi pa siya ganun ka-mature. So, ayan. Well, they're often defensive. And ayun, arboreal din sila. So, ayan. I want to let you see the beautiful color. The ornamental color. So, yan! Ganda ba? Okay naman siya, no? Hindi mo lang siya makita ng buo, eh. Pero, pwede na. Alright, so, this is what you called Sea Darling. Guys, di ko kasi alam i-pronounce yung letter C nun, yung word dun. So, you can just comment down below. But, this is popularly known as burst horn baboon tarantula. So, ito medyo mabilis siya and quite aggressive din. Based sa nakita kong ano niya ha, attitude niya pag nagbo-bonding kami. So, ayun na nga. Dry, very dry yung place niya. And ayun, favorite ulam niya ay pipis. So this is my Ceratogyrus medium. Sorry ah, nabubulol kasi ko eh. So scientific name nila.
Pero this is what you call Ceratogyrus meridionalis. Medyo mabilis silang gumalaw, as in, pagbukas pa lang na takip nila, gumagalaw na sila. So, commonly known then as gray mustard baboon. So, makita mo naman yung pagka-grayish something niya. And very nice naman siya. By the way, yung gender, di ko pa kasi ma-specify yung gender. Siguro sa next molt na lang niya, and then I'll update you guys. Guys, is the Poseletaria Miranda. Sorry, yeah. Okay, so medyo mabilis sila. Tapos, ayan. Pasensya na guys, ha. Hindi ko pa kasi na-confirm kung male or female yung tatlong yan. As you can see, yung isa, ito, oh. Nag-molt na siya, friends. Diba, sure shot. Pero they're really fast naman. So, ayun na nga. Pagpasensya nyo na yung ano, ha. Housing ko, may RC Cola ko lang. Hindi yan sponsored ah. Pero, soon! Why not, right? Alala ko nga before, nung bata ako, alam mo yun, yung kami ng kuya ko, meron kaming, alam niyo yung posporo, tapos meron din borders, tapos lalagyan mo ng gagamba. Pero, after several years, oh, medyo okay-okay na, medyo social. So, medyo social kasi na may enclosure ko. Lalagyan na ng pansit pag nagte-take out, diba? So, hopefully soon, mag-rehousing kami. So, sana yung may second floor na bahay na para comfy-comfy siya. At ito. Yan. Tapos, huwag kayo mag-alala, soon din yung water ano ko is magiging maganda na. This spider, okay, I'm gonna zoom it in. So this spider is arboreal bird spider, and this scientific name nito is Heteroscoda maculata. Guys, very quick siya, as in real fast, and very strong siya. Actually, kanina habang tinry ko siyang buksan, nag-fly, nag-vault. So jumping for joy siya kanina nung binuksan ko yung enclosure niya. Ah, ngayon, medyo shy type na hindi siya gumagalaw. Pero mas maganda yun dahil binibideo ko siya. Ayan niya. By the way, defensive din silang spiders. And very small siya, pero once na lumaki siya, baka mas malaki pa siya talaga sa kamay ko. Tada! Okay, very sweet and very beautiful Brachypelma hamori. So, itong mga Brachypelma talaga, advisable siya for beginners like me. Yung kanina, guys, yung kaninang vid ko is another type of species. Very, very fast talaga siya. Hindi siya advisable. Ito, very advisable siya sa mga, katulad nga ng sinabi ko, para sa mga beginners. Lalo na kung babae kayo and interested kayo sa mga ganitong type of tarantulas. Tapos guys, Mexican red niyan, katulad ng sinabi ko last time, very small lang siya. Pero yan yung mga sweet na ano, sweet and beautiful na kung tawagin. Okay, this one is my sajak sign, Hotentota, Hotentota. By the way guys, Hotentota, Hotentota are parthenogenetic. So, clearly, yung, ayan yung mga babies nung female nung last time. Yung nasa pink, you remember that, guys? Or you can watch my first vlog. By the way, madami sila before. Kaso lang, nung hihingi kasi yung mga friends ko. So, pinigyan ko na sila. Ayun, so, ang gaganda nila, diba? Nanganganak sila nang hindi nakikipag-mate. And that's it. Okay. Thank you so much, and this will be the end of my second video. And kung hindi nyo pa guys napapanood yung first video ko, panoorin nyo na ha, kasi magkasunod to. So ayan, na-meet nyo na lahat ng, what do you call this, ng friendly buddies ko, ng exotic buddies ko. So abangan nyo yung susunod kong video ha, and thank you so much guys, bye!